Hi guys, welcome back sa ating channel, Derek Story muli nagbabalik. Ngayong araw na to, mag-unbox po tayo ng nabili natin sa Shopee. So, binili natin tong item na to kasi gagamitin ko ito dun sa ating mga merchandise na binibenta. So, kung napapansin nyo, mukha siyang, ito no, nakikita nyo naman dun sa kanyang box dahil transparent yung plastic. Isa siyang mini sewing machine. So, malaking bagay ito kung magiging maganda yung kanyang performance. Dahil magagamit ko ito dito sa ating t-shirt printing. At magagamit natin din ito dito sa mga merchandise or t-shirt na binibenta natin. So, tara at buksan na natin. So, ito, try na natin buksan ang kanyang box. Siyempre, ito, may kasama siyang manual. So, mamaya basahin natin ito. Kung ano ba itong mga ito. Dahil wala rin ako masyadong idea about dito sa aking binili. Yan. So, bukod dito sa manual, ito yung kanyang mga accessories or yung kasama dito sa kanyang package. Ito. Hindi ko alam kung ano tawag dito sa mga bilog-bilog na to eh, pero alam ko siyang gamitin. Hindi ko lang alam kung ano tawag dyan. Bali, meron siyang apat na piraso. Teka, buksan natin. Ito. Teka, tingnan. Ito. So, meron siyang karayom na kasama. Ito, may isang pirasong karayom. So, hindi ko alam kung may karayom na rin yun dun sa mismong makina, no? Hindi ko alam kung extra ba to o ito na yung talagang karayom na gagamitin natin. Mayroon siyang isang piraso. Tapos, ito yung... Yan, hindi ko alam yung tawag yan. Basta yan, meron siya. Apat na piraso. So, yung is... Ito to. Ito pang ano to eh. Pampasok ng sinulid sa karayom eh. Tapos, eto meron ng nakalagay na itim na sinulid. Bali, dun sa apat na piraso, may nakalagay na itim na sinulid, yung isa. Then, yung isa naman, may kasama na rin sinulid, puti naman. So, eto yung pang-apat. Yan. So, siguro mamaya gagamitin natin to. Kaya, tabihin muna natin. So, okay naman. Kompleto naman yung kanyang accessories na mga kasama. Pero, syempre, bukod doon, meron pa. Okay, buksan natin. Ilabas natin yung mismong item. Ito. So, okay naman yung kanyang packaging. Naka-plastic siya na maayos. Then, ito, may kasama siyang ito, pedal para dun sa makina. Ito, parang pedal to eh. Yan. Then, tsaka ito, ito, power adapter. Yan. So, oops, hindi pala ito dito, sorry. Mali. Para to dito, siguro, yan. Dito sa ating, ano, makina. Siyempre, no? Operated siya by power adapter. Ayan, taga, tabi muna natin. Buksan natin ito mismong ating makina. So, ayun, meron din pa siyang kasama na ano, sinulid. Nakalagay is puti naman. So, baliin nyo, pang lima na yon na bilog. Basta, yun. Meron na siyang nakasalang dun. Meron na siyang nakasalang na ano, na isa pang bilog. Tapos may puti ng sinulid. Ayan.
Pero super, oh, mukha naman siya maganda. Yun, ito. So, yun. Meron nakalagay na isang maliit na retaso at tapos meron na siyang kasamang karayom na nakasalang. No? Bukod dun, eh no. Bali, ano na to, ready to use na. Bali, bagay yung nasa plastic kanina is para mga extra na lang yun. So, may karayom na siya. Kaya buksan natin to. Yan, yan yung pang-angat ng karayom eh. Then, ito, ayun, meron pang isa ulit. Na bilog. Na may nakasalang na rin na puti na sinulid. So, bali, apat plus dalawa. So, may kasama na siyang anim na gano'n, no? Anim pala. So, gagamitin na lang natin to. Kasi, naka-install na yung mga sinulid tsaka yung karayom. Bali, baga, extra na lang yung nandun. Tapos, ito yung pakanyang, ano, power switch. Tapos, high or low. Siguro ito yung speed niya. Then, yun sa ilalim. Battery operated din siya. Siguro if ever na walang power adapter, pwede mo siyang gamitan ng battery. Okay. Pwedeng adapter, pwedeng battery. Okay din. Bagay kung nasa labas ka, tas dala mo, pwede mo pa rin magamit. Gamitan mo lang ng baterya. Then, ito yung ating power adapter. So, ayan, dito. Ito. Bali, ano siya? 6 volts. Yung kanyang output is 6 volts. Then, 6 volts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Apat na baterya na double A. So, tama nga. 6 volts nga siya. So, ito naman yung try natin. Yan. Saksak muna natin itong kanyang adapter. Then, ito yung kanyang pedal. Natin. Sana gumana ito ng maayos. So, dito naman siya. Yan. Then, saksak muna natin ito. Para tignan natin kung gagana talaga. Ito at saksak na natin yung kanyang power adapter. Subukan natin kung gagana. Pati itong kanyang pedal, nakasaksak na rin. Try natin. Okay naman. So, tignan natin yung tahi kung maganda. Teka lang. So, parang okay naman. Maganda naman yung kanyang tahi. Pwede, pwede. Ayan o. Ayan yung sample ng kanyang tahi. Ayan. Sample tayo ulit pa. Mamaya. Teka. So, subukan naman natin. Walang pedal. Subukan natin yung switch niya. So, subukan natin ito. Ayan. So, pag pinindot mo siya, dire-diretso siya. Ayan. Tingnan natin kung maganda yung kanyang tahi ulit. Subukan natin. Teka. So, teka, tingnan natin. So, ito yung kanyang tahi, no? Ayan. So, para okay naman, maganda yung kanyang tahi. So, subukan natin ulit, ibalik itong ating pedal. Ayan. So, okay to. Nga pala, no, kaya ako pala binili to. Kasi may mga t-shirt tayo na binibenta. At gumawa ako ng label para sa mga t-shirt
na binibenta ko tulad nito. Yan, kung gusto niyo matutunan kung paano ko ginawa itong t-shirt label, gagawa ko ng separate video at ituturo ko sa inyo kung paano siya ginawa. So ngayon, medyo na-excite tayo dito sa ating mini sewing machine. Kaya ito yung una ko na i-upload. So ito yung kakabit natin sa ating mga t-shirt. Kaya ako napabili na itong mini sewing machine. Yan. So abangan nyo na lang yung next video natin para doon sa tutorial kung paano naman gumawa ng t-shirt label. So sa ngayon, ito muna ang ikakabit natin. Para nga pala doon sa mga kaibigan natin na bago pa lang dito sa channel natin, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe dito sa ating channel. At i-hit nyo na rin yung ating notification bell para sa mga upcoming video ko is lagi po kayong updated. So yun nga, katulad nga na sinabi ko, gagawa ko ng separate video about dito sa ating t-shirt label kung paano gumawa nito. Yan. So ito, tutupiin lang naman ito. Ang size nga pala nito is 1.5 yung kanyang length at yung kanyang width is 1 inches, bali 1 by 1.5. yan. So medyo maliit nga lang itong ating ginawa, bali sample pa lang naman ito eh. So ngayon, try na natin ikabit dito sa ating t-shirt ito. Yan. Dito natin siya ilalagay yung label. Bali ito, tinastas lang natin ng konti yung paglalagyan ng ating label. Yan. Para kumapit siya dun. Yan. So, di ba? Magkakaroon ka ng instant brand ng sarili mong t-shirt. Yan. Teka, lagyan natin ito. Eh, siya nga pala. Dahil black yung ating t-shirt at white yung sinulid. So, kailangan natin itong palitan. So, magpapalit pala tayo ng sinulid muna bago natin to itahi. So maglagay muna tayo ng black na sinulid dito sa isang ano ba tawag diyan sa bilog na yan. Yan, basta lagyan natin ng itim na sinulid na gagamitin natin. So ito pala yung pinaka purpose nito. Diyan pala tayo maglalagay ng backup na sinulid. So mas mabilis nga naman ito kaysa yung i-manual mo na iikutin sa kamay mo o daliri mo yung sinulid na gagamitin. Ito, mas mabilis. Ito po, at napalitan na natin yung sinulid. Ito, ito yung pinalitan natin. Dalawang puti. Ginawa natin black. Yan. So, umpisa na natin. Kabit na natin yung ating t-shirt label. Yan. Ayan, at umpisa na natin tahiin. Sana maging maganda yung kanyang result. At kung meron kayong any comment or suggestion about dito sa ating video, pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga comment or suggestion. Ayan. At dahan-dahan natin. Hindi ko pa rin masyado ito kabisado. Ayan po. Tingnan natin ulit. Dahan-dahan. So, hindi ko alam kung may reverse to eh. No? Minamanual ko lang ng reverse para mag-lock yung kanyang tahi. Minamanual reverse ko lang. Para, ayan. Para siguradong hindi matatastas. So, kailangan natin i-lock yung kanyang tahi. Maganda naman yung kanyang pagkakatahi. So, doblehan na lang natin kasi dalawang tahi yung tinastas ko rito eh. Kaya syempre, kailangan din natin ibalik. So, pasadaan pa natin pa ng isa pang tahi.
Pero para sa akin, okay siya. Siyempre, yung mga sobrang sinulid, ititrim na lang natin. Para medyo magmukha naman siya malinis. Pero kung sa akin, ha, okay na rin to. Worth it na tong maliit na makina na to. Sa halagang 286 pesos. So, ito. Ang ating t-shirt na kinabitan natin ng ating label, sariling label. So, di ba? Para nang siyang branded. Matibay naman din yung pagkakabit niya. Ayan, oh, yung sa likod niya. So, di ba? Meron na tayong instant brand ng t-shirt. Oh my God! Wow! So, ganun lang po. At sana may natutunan kayo dito sa ating shinare na video. At syempre dito sa ating in-unbox na ating makina. So abangan nyo na lang po yung susunod na video na i-upload ko kung paano gumawa naman ng t-shirt label. So abangan nyo po yan. So magkita-kita na lang po tayo at maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito sa ating channel. So thank you, bro.